Welcome back sa isa na namang pagtuklas sa aralin sa mathematics. The topic with this presentation is multiplication of integers. The objective is to multiply integers. So when we talk of multiplication of integers, kailangan familiar tayo obviously with the multiplication of whole number, and let us recall that. So find the product of the following. So 5 times 3, we know the answer. That's 15. Another one, 4 times 8, 32. Then 8 times 9, 72. Then 6 times 4, 24. And 5 or the fifth one is 3 times 7, 21. So before going on with the rule that we are going to apply, let us recall first the symbols that we apply. So parentheses, if we have parentheses, that is a symbol that we use in multiplication. So pwede natin itong gamitin. Tiyakin lang na walang ibang operation sa pagitan ng dalawang parentheses. Kasi may iba na yon, hindi na siya multiplication. So another is the bullet operation. This one, bullet operation, or pwede rin the dot operation. So tiyakin lamang na yung dot ay wala sa bandang baba kasi magiging decimal point yon. Dapat nasa gitna. Ano? So katulad nung nakikita niya sa 4 times 8, yung bullet ay nasa bandang gitna. And the last symbol that we use is the most familiar kasi ito na yung ginamit natin at ginagamit pa natin mula pa elementary. So, let us recall this time, or let us move on this time with the multiplication rules. So, when we multiply integers, ano na ngayon yung rules? Two things yung tatandaan natin, the like and unlike sign. Let's concentrate first with like sign. Pag like sign, the product is positive. So, ibig sabihin, pag nag-multiply tayo na magkaparehas ng sign, that's positive. Like this one. So, positive times positive, that's positive. So, parehas ng sign, pag minultiply, positive ang sagot. Same with this one, negative times negative, that's positive. Basta pag magkamuka, go, it's positive. The other way around, kapag unlike sign, opposite that, ibig sabihin magkaiba naman, and opposite the answer. Kung positive sa like, dito naman, negative yung magiging sagot. So, like this one. So, kapag magkaiba tulad nito, isang positive at isang negative. Isang negative at isang positive, the answer are negative. So, tiyakin nyo lang, natitignan nyo lamang yung sign. So, let us just apply that rules with the examples. So, nilagay pa rin natin yung guide para habang nagsasagot tayo, pwede nating makita, okay, that will be positive. Let's start with the first one. So, first thing that we are going to do is to look at the sign, magkaiba. Then, multiply natin yung 7 times 9 like a whole number. So, there 7 times negative 9, pwede rin 7 times 9, tsaka nyo ilagay yung sign. So, like a whole number, so, ibig sabihin, 63 yun. Tapos, yung sign, magkaiba, isang positive, at isang negative. Kaya negative yung sagot. Kasi sabi, unlike sign. Negative yung sagot. Okay, let's proceed with the second. So, sa second example, 8 times 3. So, like naman to. Parehas positive. So, immediately, just multiply it like a whole number. And 8 times 3, that's 24. And that's the positive. Sabi dito, pag like sign, the answer is positive. Let's proceed with the third one. So, negative 5 times negative 10. Saan siya kasama? Sa like or unlike? Obviously, it's like sign. Parehas, negative. So, parehas negative. Ito, oh. Parehas negative. So, immediately, pwede na natin i-times at ang magiging sagot niyan ay positive. Kasi like sign. So, negative 5 times negative 10 is 50. Let's work on with the fourth example. So again, tingin ulit tayo sa sign. Magkaiba.
isang negative, negative 3, at isang positive, positive 7. So, pag minultiply natin yung number, that's 21. Pero dahil magkaiba ng sign, negative 21, yung final answer, pag minultiply si negative 3 times 7, that is negative 21. The PIP example is negative 8 times negative 9. So again, tingin ulit tayo sa sign. Laging tignan agad ang sign. Magkaparehas. So immediately, alam na natin na positive ang sagot. Pag tinimes yung number, that's 72. So negative 8 times negative 9, that's 72. So we apply the rule. How about if we extended the given? Halimbawa, naging tatlo na yung mga imumultiply, naging apat or 3 or more. So let's work on. So, okay, let's start with the sixth example. That's 2 times negative 3 times 4. So apply natin yung rule, pero syempre kailangan natin isa-isahin kapag minultiplyan. Halimbawa, we multiply 2 times negative 3. So obviously, dahil magkaiba ng sign, pag minultiplyan, negative na. So, 2 times negative 3, negative 6. So, yung negative 6 na product ng 2 times negative 3, yun yung imumultiply natin sa 4. So, again, yung negative 6 ang imumultiply sa 4. Dahil negative yung 6 at positive ang 4, negative na yung sagot. So, negative 6 times positive 4, negative 24. But let us be guided with this rule para mas madali kasi usually nakakalito yung magiging sign sa product kapag ang given integers ay 3 or more. So magkaroon tayo nung way para mas madali natin siyang matandaan. So familiar naman tayo sa mga odd number. So like 1, 3, 5, 7. Kapag daw ang bilang ng negative integers or integers sa given ay odd number, ang magiging sagot ay negative, like the sixth example. Ito lang yung negative, isa lang. And 1 is odd number, kaya negative yung naging final answer. Siyempre, sometimes ang negative integers sa given ay even number, like 2, 4, 6, 8, and so on and so forth. Kapag naman daw even number, ang number ng negative sa given, the sign will be positive. So, i-check natin uli ang paggamit ng dalawang rule na pwede nating i-apply para mas madali nating makuha yung sign ng sagot. Let's proceed with the seventh example. Bilangin uli muna natin ang negative 1, 2, 3. So, pag minultiply natin ang 3 times negative 3 times negative 2 times negative 2 at binilang ang negative integers, tatlo yung negative integers at ang 3 ay kasama sa odd number. So, ang magiging sagot natin ay negative na. So, multiply na lang natin yung 3 times 3, that's 9. Times 2, that's 18. Times 2, ang magiging sagot ay 36. Pansinin nyo, ang minultiply ko na lang ay yung mga numbers. Di ko na sinama yung sign kasi nga, ginamit na natin yung rule na ito o yung rule na ito para mas madali natin siya masundan. Okay? Ayop, nasusundan? Let's work on with number 8. Negative 5 times negative 2 times 15. So, bilangin natin ang negative integer siya given, 1 and 2. And 2 is even number. So, dahil even number, immediately positive na yung sagot. Di na natin ilalagay ang sign. Kasi we know that already na kapag walang sign, that's positive. So, multiply na lang natin. 5 times 1 times 15, that's 45. Therefore, negative 5 times negative 2 times 15 is equal to positive 75. Okay? So, I hope nasusundan. Let's work on with number 9. Negative 3 times negative 2. Negative 3 times negative 7 times 2 times 1. So, bilangin natin ang negative integer na given, integers 1 and 2. So, dalawa, 2 uli. So, even number siya. So, ibig sabihin, ang magiging sagot natin ay positive. So, multiply na lang natin. 3 times 7 is 21 times 2. That's 42 times 1. The answer is positive 42. So, negative 3 times negative 7 times 2 times 1 equals
42 or positive 42. Let's work on with the 10th example. So, sa pang-sampung example, we have negative 2 times negative 7 times negative 2. So, let's count. 1, 2, 3. 3 negative integers ang given. So, odd number. So, negative yung magiging sagot sabi sa rule. So, multiply na natin. Negative 2 times 7 times 2. The answer is 28. Therefore, when we multiply negative 2 times negative 7 times negative 2, that is equal to negative 28. So, I hope you are guided with our rule. Kapag dalawa ang given, just concentrated if it is like sign and unlike sign. Dito rin naman, kapag 3 or more yung given, applicable pa rin siya, pero pwede nating idagdag yung odd number na negative given, that will be negative answer. And 2, 4, 6, 8, even number, number ng negative integers na given, the answer will be positive. Okay, kamato class? That's all with this presentation. Thank you. God bless us.